Sabi po Ron, at ang pangalawang katulad na ito ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano ba natin respeto ang ating sarili? Paano ba natin iniibig ang ating sarili? Ganun din ang utos ng ating Panginoon. Ibigin natin ang ating kapwa ng higit sa ating sarili. Sinabi niya po sa Romans chapter 8, verse 13, Romans chapter 13, verse 8, Doon sabi, sapagkat ang umihibig sa kanyang kapwa, nakakaganap ng kausap. Patuloy po natin, tayo rin po ay inibig, no? Na mga taong nagnanais na tayo ay maabot. Nagnanais ang mga taong to na tayo ay maabot ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ganon ang kanilang pag-ibig sa kanilang kapwa. Pagkaloob din naman natin kung ano ang meron tayo bilang isang alagad o lingkod ng Diyos. Kung ang ating mga kasalanan ay napatawad, tayo rin po ay mapapatawad. Sila rin po ay mapapatawad. Kung tayo man po ay napabilang sa kanyang pamilya, sila man po ay makapabilang sa kanyang pamilya. Kung tayo man po ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan na darating, sila man po ay may karapatan sa buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa Romans chapter 13, verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siya katuparan ng kautusan. Maliwanag po, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama. Sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ay isang katuparan ng kautusan. Pangatlo po, to be like an early church. Ano po ba ang nangyari noong pinangalan nila Pablo o nila Pedro ang Ebanghelyo? Sa Acts chapter 2 po, pinangalan nila Pedro ang Ebanghelyo. Sabi sa 41, chapter 2, no? Verse 41, yaong nga nasitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Hindi sila tumigil. Nagpatuloy sila, nagsama-sama sila. Sa verse 44 po ang sabi, at ang lahat, sa verse 44 po, at ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat ng pag-aari ay sa kalahatan. Ang lahat ng sumampalataya ng Muslim na pagkakotismuhan ay nagkakatipon. So, ibig sabihin, hindi po tumitigil sa politismo.
At araw-araw sila'y nasisiyo, panatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagtutulpo ng tinapay sa bahay-bahay at nasisikahan sila ng kanilang pagkain na maigala at may katapatan ng puso. Sa 47, na nangapupuri sa Diyos at nangagatamo ang paglingap ng buong bayan at idinaradag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong mga ligtas. Sa 542 po, ang sabi, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nasisitigil sa pagtuturo sa pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. So makikita natin dito na yung mission nila ay hindi imposible, kundi posible. Magagawa rin po natin. Sapagkat meron na tayong guide. Ang kakulangan lang po, bigyan po natin ng pansin o focus. Alam natin na bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon Jesus. Lahat tayo ay bibigay sulit. Nang habang tayo nabubuhay ito sa mundo, ano ba ating ginagawa sa mabuti o masama? Tayo ay haharap sa pagsusuli. Di po ba? Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 chapter 5 verse 10 and 11 sabi po ron, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Yaong nalalaman nga ang pagkatakot sa Diyos ay aming inihikaya ng mga tao, ngunit kami ay nangahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay mahayag din naman sa inyong mga bunti. Ang sabi po ron, yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon sapagkat lahat tayo ay harap doon sa kanyang hukuman. Ano ba natin ginawa kung tayo nabubuhay sa mundo nito, bibigay sulit tayo sa kanya. Sabi nga sa Mateo, kabanatang 7, mga talatang 21 hanggang 23. Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ganap pa nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nangapalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawa mo abang yarihan? At kung magkaganyan ipinahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsigayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan o ng masama. Matakot po tayo. Paghanap natin sa Panginoon, sabihin natin na nagpalayas tayo. Nang hula kami. Nakatakot po tayo kung tayo ay i-reject. At sabihin ng Diyos, magsigayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasan. Panglima po,
sapagkat ang maligtas ng isang kaluluwa ay malaking kagalakan. Sa Luke chapter 5 verse, or Luke chapter 15, verse 7 and 10, sabi ko ron, sinasabi ko sa inyo na gayon din ang pagkatuwa sa langit dahil sa isang makasalanan ng sisi kaysa sa siyang napot siyang na tao matutuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Kung ating ipinapahayag ang ating Panginoong Jesus at makakuha tayo ng isa, ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesus? Nasa gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi. Tatandaan mo ba natin yung lost sheep, lost coin, at saka lost son? Dito ba? Noong nawala yung isang kusing, anong ginawa ng nagmamayari nito? Iniwan niya yung mga marami at sinanap niya yung isa. Noong natagpuan niya isa, ano sinabi niya? Gagalak siya, natutuwa siya at natagpuan niya yung nawala. Yung tinutukoy niya nawala raw ay isang taong makasalanan. Sa losan, ganun din po, no? Nung pinuwa ng mababang kapatid ang kanyang mga kayamanan, no? At nagpa o umalis at nagpasasa sa kanyang kayamanan. At noong wala na siyang kaibigan, wala siyang makuluyan, wala siyang makain.